Inspeksyon na po ng House Secretary General ang ilang pagbabagong gagawin para sa pangalawang State of the Nation Address ng Pangulo. At isa sa mga mambabatas ang hindi po imbitado. Nakatutok si Tina Panginibanteres. Sa halip na printed na litrato ng mga kongresista, LED billboard na ang sasalubong sa mga papasok sa session hall ng batasan sa darating na State of the Nation Address ng Pangulo. Ininspeksyon na yan ng House Secretary General. Pilipiniana is the general motive. Of course, we will have the red carpet, no, for our guests, our senators, our congressmen, congresswomen, both ano, South Lobby and North Lobby. Bago makapasok, kailangan magpakita ng COVID vaccination card o certificate at magpa-temperature check. Kung mataas ang temperatura o may ibang COVID symptoms, kailangan magpa-antigen test. Kung wala namang bakuna kontra COVID, RT-PCR test naman. Ngayong linggo, ipapamahagi ang mga imbitasyon. Mahigit 2,000 ang pwedeng umupo sa batasan. Pwede ring manood online. Pero di imbitado si suspended Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. He has been suspended, no, for another 60 days and that will expire on July 30th. So, wala pa siyang entitlement. Kasama sa mga bago rito sa loob ng session hall ay itong mga upuang ito. Ayon sa Secretary General ng Kamara, ipinakikita sa kulay ng mga upuan sa loob ng session hall ang kulay ng ating watawat. Dilaw, asul, at pula. Bago ang SONA, magsisimula ang second regular session ng 19th Congress sa umaga, kung saan 20 ang itinuturing ng priority bills gaya ng napagkasunduan ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDA kamakailan. Kabilang sa 4 na di pa na ipapasang priority bill, ang panukalang alisin ng mga doble o mga nag-o-overlap na posisyon sa gobyerno at ang reforma sa pension system ng mga sundalo, pulis at iba pang uniformadong personnel. Naipasa na ng Kamara ang Maharlika Investment Fund. Pero panawagan ni Senator Coco Pimentel, wag sanang dyan lang tumutok ang SONA ng Pangulo at isama rin ang pangmatagalang solusyon sa problema sa supply ng tubig at epekto ng El Nino. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban-Perez, nakatutok, 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.